Thorn Throws ka, ang sakit talaga sa early game. Pero kapag nagkaroon ng mga mini skirmishes, sabihin na natin nagkaroon ng 3v3 sa mid, yeah, laban sa purple buff, makikita mo na may chance dito ang Bluefire. And sa totoo lang, I can spot it out. Sa totoo lang, I would target KLVJ. Okay. I would try to mess up with the rotations of KLVJ. You know why? May kita, may isang factor, hindi lang damage, eh, hindi lang durability, hindi lang setup. Mobility. Oo. Mobile lang comp ng ano, ng Bluefire dito. Okay. Ang ganda, yeah, they can translate between lanes quite definitely quicker than Aura PH, yeah, here. And maybe they can tag KLVJ, yeah, they can punish that one. And again, if this game stalls out, I hope Limbs has the aptitude for it, no? Pero if this pans out, you can see the Alice getting into the late game. Yeah. Dapat sana makarating sa late, yeah, game. I think maraming beses natin na ulit all throughout the week itong word na game of his life. Hindi na ako mag-sugarcoat dito at hindi na rin okay lang sa akin na mag-pull it ulit. Mm. Chu Ling needs to play the game of his life at this time. Against JP? Against JP. Kita nyo yun, si JP. Against a championship league. Oh, the god, isa sa mga god carries. Again, dalawa pa lang talaga yung god carries ng ano, guys, ah, ng MPL. And that is of JP and that is of, yep, kung hindi, Carl C. Man, honestly, kung hindi gagaling at hindi pupusuan ni Chu dito, madali siyang talunin. Sabihin na natin, isa lang ang hard and legitimate catch. Wala dito sa side ng Aura PH, which is yung Way of the Dragon laban sa Ling. Mahirap pa rin yun na-execute. Mm. Nevertheless, meron siyang chance na gawin yun. Yeah. Right? So, if Chu, all of a sudden, nag-summon siya ng... Kilowa siya, no? Ng kung anuman. Mm. Ng whatever it is. Ng Dragon. Oh. Or final form ni Frieza. Or yung mga apoy ni Rekka. Man, ito na yun. Dito mo nagamitin. Kung meron kang wish kay Shenron... Sabihin mo dito, Shenron. Yun lang, ito lang. Bigyan mo lang tong series na to. Shenron. You know, man, kailangan na talaga. Sana dun sa nangyaring 5 days na break ng MPL or 4 days, nahanap niya yung Dragon Balls. Yun yung kailangan talaga ni Chu ngayon. Feeling ko nanonood talaga si Augustus Mori. Oo gusto nga eh. Gusto man 2-0 lang talaga. Oh, kaso galit si Augustus Mori ngayon. Tandaan mo, ito ang twist talaga. Ito yung twist lagi ni Ginoong Valdez. Ha? Si Ginoong Valdez, gusto niya may kulit yung laban. Like, daming ganap. Ganun, diba? Ano ginagawa ni Ginoong Valdez? Real talk yan. Panoorin mo yung dating pa-tournament ni Ginoong Valdez. Ilang dekada mula ngayon. Si Eugene yun eh. Yung nanalo sa pa-tournament niya, tol. Daming ginawa dun ni Ginoong Valdez para hype talaga yung crowd, oh, 'di ba, hanggang finals. For the people kasi for si Ginoong. For the people. Si Augustus Mori makasarili. For myself. Like gumagawa ng sariling team niya doon sa tournament, doon sa Ura Butos at Sujet. Ura Butos at Sujet. Oo. May ano yun eh. May team yun yung Uruhakai, yung ano, team nila Magensha tsaka nila Gasakura, ganun. Oh. And lagi ang style talaga Augustus Mori. Delete nyo na yan, ganun. Oh. Tanggal nyo na yan para share win na eh. Tapos ni. And right now, mukhang namamayagpag sa decision making ng ating mga sponsors. I see Augustus Mori nga. Panay pa 2-0. Pero again guys, ito rin ha. Just to, kidding aside, you know how you can enjoy this. Actually, maganda to, no? I-advise mo sa susunod, no? How to enjoy MPL. When you expect a match to be so one-sided and totally predictable, then yeah, expect it. Because when something unexpected happens, mas masaya panoorin. Mas malasap. Mas lasap mo talaga eh. Kasi out of our expectations talaga eh, di ba? Ganun eh. Minsan talaga gusto mo exciting eh, di ba? 3v3 needless, we're talking about the flesh and now in trouble, burning flicker. Tapos si Chu nakaiwas sa ilang damage. Samantala, this is Balmond naman kay Khalid and kind of favor Khalid in that matchup. Kulit nga ni Raplicia, hindi siya kumukuha ng shield dun sa may side brush. Actually, nagpapatama lang talaga siya directly dun sa Valir. But, be careful. Patay to si Raplicia. Yun na. There we go. That is good. Sunod. Okay. Okay, alright. Parang nanood na lang nanood eh. Na lang eh. Pinitingnan lang eh. No? Paano talunin kasi, yung aura. Kahiba, fall of a sudden, biglang naging
parang secretly ba kayo ay nag-hope naman na anong Blue Fire? Siyempre! Ask yourself na. That. Oo nga. Oo. Yun ang katanungan eh, di ba? Tanong mo sarili mo ngayon. Ikaw na nanonood. Sino talaga gusto mo manalo dito? Oo, di ba? Parang, alam mo yung katotohanan, pero gusto mo ng pagbabago. Parang ganun. Parang eleksyon. Para simulan. Ay, oo. Tama. Na gusto mo na makita yung tulay na reflection mo. Who is that girl I see? Ayun na nga, natuluyan si Cripsu doon. It was a gank to be completed there. Oratics formation. That was very quick. And ayun lang. Again, if hindi mapagbanta yung Bluefire dito, Aura can make proactive rotations despite Bluefire's more mobile composition. Have to be careful. Pero nevertheless, I think Bluefire are okay with that. Kasi nakita nila nagulat sila nung three-man movement mula sa Aura PH. Mm. Pero sabi nila, okay lang kasi ang napatay naman dito is yung ating support and not limbs, nice dodge, at even better dodge. Yeah. And well, quite inconclusive pa rin naman dito para sa ating running game. I'm very curious though on the Chango pick talaga ng Aura dito. Parang ano siya, wild, no? Parang hindi siya kailangan kaagad. We know Grid can play so many supports naman, no? And yet prioritize on the Chango. That's calling for the game to be dragged down, eh. Diba? Ang feeling ko lang din yung ginawa ng Aura pitch, ayaw nila mag-reveal na kahit ano. Yung Chango is a medyo flex pick pa. You can see yung weakness talaga ng Akai ngayon, ang dali na niyang mapatay. You'll have to burn a lot para lang makakuha ng magandang contention. And this is a problem already para sa Bluefire. Mukhang gusto nila secure yung purple buff pero namatayin sila ng tank. Upcoming na kasi yung purple buff. And of course, ang kailangan mo lang mailagay si Grid dyan. Nag-miss yung ultimation ni Secret dito at kahit anong paikot-ikot pa, baka magkulang na nga. Raflisha was able to walk away with his own flicker. Nako po. Yun na yun. So, Chu decided na nung malapit na mamatay yung purple buff, sabi niya, mas okay yata na tumalo na lang ako kaysa mag-retrain. I think na in your... Parang pag matagal ka nang nagliling, masasabi mo na pwede talaga eh. Parang alam mo yun eh. Nakaya yun eh. Kaso this is an MPL match and kaya, you can see na yung pagtalo niya, yung animation na mismong yun was more than enough for Aura PH para manakaw yung buff na yun. Pero nakita ko na tol kung ano yung plano. Nasagot ka agad yung tanong ko sa Chango. Hilda kanina gumana with Valor, di ba? Strong backline damage na utilize ng Hilda on the frontline. And then ginagawa lang nila, dalayin si Grit para makuha yung buff dito. Na kung sabay mo to si Secret dito, walang sustena mapapagpapatagal para sa kanya mula sa binabato dito ng Aura, and the turtle is secured easily. Oh man. Main problem ng isang Khalid, mga pare ko, kanina nakita natin Valer counters Khalid, pero last week we saw that execute or any execute mechanic ay pwedeng pangontra sa ating Khalid. Nice read coming out from Chu, pero even better kay Luwash, may sticker pang kasama. After nag-flicker out, yun ang nga lang talaga ngayon kailangan gawin. Hindi na rin yung pinakomit para kay Chu dito. Ang problem kasi yung kakulangan sa energy. Kaya hindi talaga pwede mag-overcommit si Chu. Mababa yung confidence sa para makakuha ng talo doon sa may mismong taas. And push was completed by the members of Aura PH in this game. Ito na yun. Na isusulat, mga kaibigan. We'll see now. Fuzaken, na nag-tag on din sa Hilda. By the way, Limbs jump stop lane. Oh my God, that is very early. Sakit! At di niya nirespeto yung ano, pwedeng ibato ni Grid doon. Di rin na-count actually for Grid. At di na mas sharp pa yung angle ni Grid doon pababa. Baka nakagip pa nga si Limbs. That's a nice face check. Pero kulang yung damage ni Secret. Let's see here. Kiluwa's gonna be down. And of course, the Blade of Tempest nice should be enough to zone out Grid. At wala yata pabato si Grid. Hindi, may ultimate naman si Grid. Rather, it would be of JP pa rin. Ang init nito agad, carry! Champion form! Nakuha pa rin! Talaga naman! JP! Talaga. Technically, parang mag-support rin si JP dun eh. JP God. Laki si JP. Pigang-piga eh. Katulad nung status ko sa page ko na rin. Laki si JP. Malakas talaga. You can see the replay. Yeah. We can see that in action now. Ang ganda na simula para sa Bluefire. Pero kitang-kita mo yung problema ni Chu without the purple buff. Talagang ang nipis. Ang payat ng ating Ning. And you can see JP. Man! Threading the needle. As you can see, JP, napakagandang timing. Iba talaga. Tapos, ang ganda nung layer ni Grid. Oo.
Alam mo yun, yung ano... Coms na yan eh. Na, coms na coms talaga eh. Finallow upan niya yung still ni JP ng ano... Nature shower. Kung maga, sabi dito ni JP, cover me. Championship sabi, one. Sabi ni Green, ako bahala sa'yo, baloy to hoy. Oo, ginawa ni ano eh. Ginawa lang ni... Parang alam mo yung pagsagera, yung cover me nga, na tatakbo ka dun sa kabilang barricade. So meron kang tropang rarat para sa'yo. Saving Private tayo. Oo nga eh. Basic yan eh. No, basic rules. Ganda. May machine gun. At you can see that aura, PH are really top shape. Kiluwash na opo na taga si Chu. Yeah. Ang hirap. Careful. Ang hirap. Hirap na ng sitwasyon ni Chu dito. There's gonna be Creep Zoo. Roughly shot to the side. Will he flicker in? Will he commit? Hindi. Mapupushback lamang siya ni Creep Zoo ngayon. Ang makikita mo talaga, paring bulk na si Chu dito on the link is getting starved, no? Isipin mo may espada-espada siya, pero hindi niya ma-swing. Yun, grabe yung kakulangan para dito sa ating link. Para kang nanood ng Mulan na walang kantang Bia Man. Oo, man. Saktong-sakto. Ganong kabitin. Kahit anong kanta, wala nga eh. Mas may power of... Ay, Chi. Hindi na... Ay. Man, sinasabi ko sa inyo, guys. Si Mulan... Lumakas yon kasi kumanta siya ng ano, Reflexo. Tsaka walang ano, hindi special girl si Mulan, mga tol. Oo nga. Ano si Mulan, mga buong links, talagang sariling sikap yun. Walang power-power yun. May power si Wushu. Si Wushu lang yun. may power na nga. Ano pa? Awit pa. Awit. Dragon. Payat na dragon, di ba? Kaya napaka kaya ang ganda ng ano eh. Kaya napaka-respected nung ano eh, nung animated version naman. Mulan, mga tol eh. And eto na, it's based on Bluefire getting invaded. And you know, kapag chine-check nyo pag itong mga moments na to, a moment of stillness, we're in your base getting pushed towards the inhibitor. Titingnan nyo yung inhibitor ng ng kalab, na ano yung tori ng kabila eh. Ayun, wala. Walang nabasag, walang... Oh man, going back to the championship form, JP. Yeah. Ito yung mga ano talaga, na nagising talaga eh. The problem with, you know, yung sinasabi mong poking the bear or awakening the dragon, exactly what happened sa Aura PH. After nung kanilang pagkatala sa Bren Esports, hindi ako nakakita na kahit anong sign of weakness from Aura PH. Yeah. Even to the point na hindi tayo nakakita ng konting kulit man lang mula kay Reflesia. Oh, oh. Parang after the game after na. After the game na, oh. And ano talaga? Call, ano yun? Parang wake-up call yun sa Aura yung pagkatalo sa Bren. Kasi hindi siya talong ano, hindi siya talong close eh. Talong alam mo yun, nagmukha kayong mahina, di ba? Which is aminado siguro yung Aura talaga, hindi naman kami ganoon. All right, medyo ganoon. Mga tol, kanya-kanyang miss. Let's see here. Greed would be dropping in the meteor shower onto the members here of Bluefire. Di pa rin makapasok si Limbs dito. And Creep Zoo. Winter Truncheon. Pang ilang core item niya yun? That's the first, I believe. It's a first on the 9-minute mag Winter Truncheon. In pure rage tayo dito on the Valir. Usually nakapang mystery shop. Ay, for a little bit of late game prowess ang Bluefire dito. At eto, Lord gonna be taken by Aura PH. Where is the contention? It seems like not even a chance. Yeah, big. Nang kalaban na. I mean, hindi na talaga pwedeng i-contest din to. Or will be following the recipe here. Talagang ano na lang sila, kukuha ng paraan para makatulak. Ito na yan eh. Okay. Yung midterms mo, tapos na. Sa nangyari nang nangyari. Hindi, ito to eh. Parang, ito yung mga moments, kasi na sinabi sa'yo ng prof mo na, di ba, na kailangan mo i-perfect. Tapos yung Bluefire, yun yung sinabi sa kanila ng prof. Kaso, nung nakaupo na dun sa test, nakita mo na yung mga tanong. Nakita mo na yung tanong eh, no? Tapos doon mo na nakita yung reflection mo na dun sa nasa test paper mo na yung reflection mo. Pagbukas mo nung ano eh, pagbukas mo nung quiz, nung questionnaire, parang ka nagbukas ng dragon scroll. San ako nagkamali? There is no secret recipe. So secret. It's just you. Hindi ka nag-aral. Oh, dali ka. There's gonna be the dive. Pero yun, may tori pa rin. Eh, mayroong Lord pa rin. Tumutulak doon! That was beautiful! That was a very big catch on to JP. And no answer and quick coming in from Aura PH. Nakaisa! Man! Okay, so two clutch moments that happened in there. Una, yung Winter Transition ni Limbs dodging yung Tempest of Blades. Tsaka yung ulti ni Balmond. Good dodge by Limbs. There's the wave clear, pero ang abang talaga ni Kiluwas doon. Napaka-init. Tapos dinerecho rekta niya for the top lane. So parang yung pa rin. Pero,
Yeah, that's good catch. That's the good catch by Pusakin eh. Pusakin kasi naiintindihan niya eh. Oh, oh, alam oh, niya oh. kung paano laruin talaga, mga kaibigan. At iba ang lakas ng isang veterano. Tingnan natin, nakakuha pa ng kill dito si Baring Cho. Goes for Cho. And that's it. It's a killing spin answered for by Greed. Okay. He will kite away. Secret naman nalalapit. Magic Worship. Nabul ng bata. Ano? Ayun, oh, Magic Worship. It's around 300, 700 magic damage to si KLBJ. Oh. Sorry, pala. Sorry, hindi pala Magic Worship. That was, I think, Glowing One. Effect na lang yung apoy-apoy na yun. Okay. Pero si Kiel, DJ, oh, nga, medyo masing. Mystery shot, yeah. Medyo masing. Siya rin naman, no? Highlight din. Harap din ang highlight si Kiel, DJ. Raid check. Oh! Sakit! Diyan ka na talaga mapapasayo ng it really hurts. Oo, eh. Pagbaba mo, kaya pembarya ka. Pembarya? Nalimusan nga ka. Ay, yung pag, ano, mo, paglabas mo sa ano restaurant or sa fast food, nalimusan nga ka agad. Oh, man. May share lang ako sa yung story. Talaga, hindi ko makalimutan. Nasa, ano, o recto. Ini-enjoy ko yung... mainit sa recto. Ini-enjoy ko yung burger ko gabi, man. May nag-drive-by, nakabike. Nina ako yung burger ko. Nanakamang ka? Na-snatchan ko ng burger? May nakabike eh. Parang siya nakakavalry. Parang may bumps eh. Ang lupit eh. Leomord. Leomord. Grabe naman yung snatch sa'yo. Grabe, Pinyon! Burger! Burger! Nakakamiss tuloy. Ang lungkot! Ang lungkot, man! Nakakamiss tuloy sa, ano, U-belt. Kung maga yung deep-member yun na, ano, drive-by. Oo, parang recto, nakakamiss din yan eh. Pag, ano eh, pag ikaw tunay kang street smarts, ang mga kalsadang kabisado mo, recto. Oo, legit yan. Okay, push dito, Greed. Doing it methodically, but of course, there's still enough wave clear mula sa taga-Bluefire dito para makapag-depensa dun sa minion wave na dumadating mula sa gitna, mula sa aura. Pero onto the side lanes, there are some, okay, artilleries also getting wave cleared. Yeah. Yan. Hirap dito para kay Cho. Wala siyang buff at wala rin siyang way para makakuha ng buff at this mulan point. Mulan nga, tol. Mulan na walang musical. Oo. Kulang sa songs. Nungulang sa songs, bro. Nungulang sa awit, bro. Nungulang sa awit. Na songs dito. Aura PH 7-7. Again, nasa kanila talaga. Pwede nga nilang hintayin lang yung Lord, which yeah, will be yeah. spawning in 10 you know, seconds. And para walang miracle play na mangyari. I mean, it's pretty normal for this part. We can pan it out. You can beat Bluefire. On that, again, classic dun sa may fiend brush. Oh. Pero tingnan mo yung position dito nila, JP. Ah, kinuha na muna nila yung ano purple buff. Not yes. giving out anything, no? Wala not giving talaga. Out anything talaga. Sinipa pa talaga si Fuza kahit para wala man lang makalapit. Kahit anong lapit dito. Yeah. And that's it. That should be the Lord para nasa side dito ng Aura. JP is on the move and you don't expect Bluefire. You don't expect Aura to do something weird like advance, di ba? Let's do this cleanly. Just guard everything. Yeah. So, nataga na rin sila, kasi sila kanina nung God mode po sa akin. Pero kasi yung Aura PH, yun yung mga problem sa Miracle Place. Eh. Pag hindi mo natapos yung game, katulad ng execution, ang hirap makakapangalawa. Lahat umatras. Lahat umatras. Si Pusakin lang talaga yung parang kayang lobo. So, pagka, I know he is the Akayas, the tank, he is the immortality. May pagka, ano nga lang, no? may parang symbolism lang na, tol eh. Wala kasi items na, wala items na yun. 10k lead means na meron kang item ahead at Chango ay isang hero na utilize yung mga extra items. Apat na item, min. Sa support. Indeed. If you compare pa sa side lanes, halos pa full core item na rin. 10k, 8k kumpara doon sa side lanes dito ng Bluefire. May ano kasi, 10% balikbayad si Greed. Oo. Sulit pa naman yun. Yung pa naman yung preferable, yung may balikbayad. Oo, min. Pag naipon yun, di ba, pang gastos mo pa rin yun eh. Pay Maya, the best way to pay. Better way to pay. Oo. Well, there's gonna be the dive. You get the Lord actually enhance, and they're repeating this ano strategy. Have Greed drop the meteor shower sa may Gedli, Kiluwas attempting for a side lane pick off. Alam mo tingnan natin si Pusakin. Explosive play. Feeling ko last round si suppress. Pusakin sa Gedli. Kumuha na para Anders Pusakin. He went for Kel BJ. Okay. Gusto niya na lang huliin si Rapisa dito. Sargo na lang. Sargo. Yeah. Sargo na lang. Limbs ay nahuli rin ni Kiluwas dito. Pusakin, still no, it's gonna be the Valier going down. Kasama din yung Khalid natin. And then it's gonna be KLBJ. It's gonna be twisting and turning. And I think that's it. Game that's number one goes to Aura PH. And it looked really wonderful.